Welcome and welcome back mga makamakas. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga kakaibang natagpuan sa kailaliman ng karagatan. Pero bago yun, kung mahilig ka sa mga gantong video, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe and click muna din ang notification bell para lagi kang updated sa ilalabas kong video. Number 5. 9,000-year-old skeleton. Kasama ang magagandang beach na mayaman sa kultura at underwater cave. Ang Tulum ay isang tanyag na lugar para sa mga turista na tinatamad ng lumayo. Ngunit nang matagpuan ang bangkay ng tao na nakalubog sa sinuti, ay hindi inaasahan ng mga mananaliksik na ang pagtuklas sa bangkay ay ganap na maisusulat sa kasaysayan. Ang Chanhol Cave ay matatagpuan sa Yakutan Peninsula at ang bangkay ay nabibilang sa babaeng nasa 30s na pinaniniwala ang isa sa mga unang nanirahan sa Amerika. Pero paano siya napunta sa underwater cave? Bago lumubog ang sinuti sa Yakutan, ito ay naging tahanan ng mga unang nanirahan sa Amerika. Habang patuloy ang pananaliksik ng mga archaeologist sa underwater cave, ay higit pa ang natuklasan nila dito, maging ang sekreto ng ancient past. Ngunit ang natagpuan sa Chanhol Cave ay hindi ang kauna-unahang natuklasan dito. Dahil noong 2014 natuklasan ng mga divers ng Tulum ang labi ng isang batang babae na tinatayang nabuhay, 11,000 years na ang nakakalipas, habang ang ibang bangkay ay natagpuan noong 2000 at ang mga labi ay tinayang nanirahan noong 11,570 years ago. Ngunit hindi nangangahulugang. Ang huling pahingahan ng mga taong ito ay mapayapa dahil ang bangkay ng babae na natagpuan sa Chanhol Cave ay may ebidensya na hindi lamang sakit ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang deformation ng kanyang bungo ay nagtamo ng 3 pinsala sa kanyang ulo. Kabilang ang mga bangkay na natagpuan sa Amerika. Ang mga scientists ay nahaharap sa major problem na sinusubukang i-radiocarbon ang petsa ng mga labi dahil ang mga buto ay nasa ilalim ng tubig at ang collagen o protein ng bangkay ay halos di na matukoy na magiging daan sana upang matukoy ang edad ng mga labi. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng ibang paraan at pag-iipon ng sample ng uling sa mga sinaunang hukay ng apoy. Ang scientist ay na-pinpoint na ginamit ang UNIB na hindi bababa sa 1,200 years bago tumaas ang antas ng dagat na naging dahilan ng paglubog ng UNIB. Upang malaman ang sistema ng lumubog na UNIB, pinaghambing ang bungo sa ibang natagpuang bungo sa Americans, ang mga scientists ay may conclusion na mayroong 2 magkaibang pangkat na nanirahan sa lugar sa panahong iyon. At ayon sa mga scientist, ang bangkay sa Chanhol Caves ay hindi bababa sa 9,000 years old. Ang scientist ay nadiskubre na ang katawan ay may mga crush sa case system form na nangangahulugang ang bangkay ay 1,000 taon na ang tanda at itinatayang ito ay nanirahan dito sa tinatayang hindi bababa sa 8,000 years ago bago lumitaw ang kultura ng mga Mayans. Number 4. Underwater Stone Structure. Isang kakaibang istruktura ang natuklasan sa karagatan ng Galilee. Na tinatayang nagtitimbang ng 60,000 tonelada. Ang 32-foot structure ay may diameter na 230. Na parehong mas mataas at mas malawak kaysa sa panlabas ng stone head. Pinaniniwalaan na ito ay isang stone cairn na isang tambak o bantayog ng bato na kung minsan ay nagsisilbing bantayog ng libingan o navigation aids. Ang structure ay unang natagpuan noong 2003 na ang mga sonar survey ay siniyasat ang lugar. Ang bawat boulder ay may lapad na 3 feet, na walang palatandaan ng pagputol o sisiling. Pinaniniwalaang ito ay ginawa ng mga tao, at ayon sa mga mananaliksik na ito ay maaring higit pa sa 4,000 years old. At ito ay lumubog sa pagtaas ng tubig. Ang iba pang katulad ng megalithic structure ay natagpuan malapit sa dagat ng Galilee. Ngunit hanggang sa mahukay ng mga mananaliksik ang stone structure. Ang pinagmulan nito kung sinong gumawa at bakit niya ito ginawa ay nanatiling misteryo pa rin tulad ng bato. Number 3. Lost Locomotive. Sa baybayin ng New Jersey, isang lumang bagay ang nagkukubli pero kahit na ito ay hindi isang misteryosong nilalang sa dagat, ito ay katulad pa din ng mga nakakatakot na nilalang sa lalim na 90 feet. Ang mga nawawalang locomotives ay natatakpan na ng mga barnacle na nawala noong 1850s. Ang mga train ay natagpuan ng isang tao na nagmamapa sa ilalim ng karagatan noong 1855. Gamit ang isang device na kung tawagin ay magnetometer na sumusukat sa lakas ng magnetic field. Ay natagpuan niya ang 2 malalaking metal objects at nang sisidi nila ito, tumambad agad sa kanila ang 2 modelo ng 222T Planet Train. Ang 15 toneladang train ay ginawa lamang sa maikling panahon.
Pero mabilis na nawala ang modelo na ito dahil mas maliit ito kumpara sa iba pang locomotives. Pero kung paano ang eksaktong pangyayari na ang train na ito ay napunta sa Atlantic ay hindi pa matukoy. Nabagamat wala namang naitatala na pagkawala ng mga train. At wala naman sa kanila ang itinayo simula ng una pa lang. Ang mga makina ay singaw na talagang isang misteryo. Ang mga eksperto ay ginagawa ang lahat upang magkaroon ito ng paliwanag. Ang mga iilan ay naniniwala na sinakay ito sa isang barge na naglalakbay mula Boston hanggang sa Mid-Atlantic. Nang makainkwentro ang bagyo na kung saan ang train ay nahulog. O kaya naman ito ay itinapon upang gumaan ang pangarga at maiwasan ang paglubog ng barge. Ito ay haka-haka lamang. Pero alinman sa paraan na ito, ang ginawa ang train ay napunta pa din sa kailaliman ng karagatan at patuloy na kinakalawang at kinakapitan ng barnacles sa loob ng 160 years. Number 2. The Skeletons. Sa taas ng Himalayas, may isang lawa na tahanan ng 800 na mga kalansay. Napatuloy na lumilitaw kapag taginip na natutunaw ang bahagi ng nagyayelong lawa. Ang ilan sa mga buto ay meron pa ring laman at buhok na nakakabit sa orihinal nitong bangkay. Orihinal na natagpuan ito noong 1942 ng isang British guard. Ang mga bangkay ay masyadong matanda upang maiugnay sa World War II. Kaya ang mga scientists ay nagsagawa ng DNA analysis sa 30 na mga kalansay. Nalaman nila na kabilang ang mga ito sa tatlong magkakaibang genetic groups na namatay 1,000 years apart. Merong mga ilang nag-uugnay sa Timog Silangang Asya na kung ano ngayon ay Crete and Greece. Ang mga scientists ay naniniwala na ang mga labi ay pag-aari ng mga taong namatay doon noong 800 AD. Pero ang pananaliksik ng mga eksperto sa pagkamatay ng mga ito ay nabago. Pero di nangangahulugang ang dahilan nila para doon ay mas malinaw at walang kasiguraduhan kung paano sila namatay. Ang mga kalansay na natagpuan ay nakitaan ng tama sa ulo at humantong na ang mga eksperto ay di malayong isipin na baka ito ay inabutan ng pagbagyo ng yelo at wala silang mapagtaguan o mapagkublihan. Ang mga researchers ay alam na ang mga labi ay hindi namatay sa epidemya at labanan dahil wala rin ditong natagpuan na kahit anong sandata. Mas malapit pa ito sa pangangatwiran na isa itong naging sementeryo. Pero ang misteryo sa likod ng Mediterranean na pagkakaipon ng maraming kalansay sa maliit at malayong lawa ay nanatili pa din. Number 1. Submerged World War II Pilot. Noong World War II, maraming buhay ang nawala kabilang na dito ang mga piloto na binaril habang lumilipad sa Pacific Ocean. Natuklasan ng isang piloto na nakulong sa kanyang sasakyan na nasa 70 years. Ang labi ng sundalo sa ilalim ng karagatan ay halos natatakpan na ng buhangin. Ngunit noong 2018, naiulat ng US Navy na ang kanilang grupo ay may na-recover sa ilalim ng karagatan. Sa pag-uubos ng 12 hours araw-araw sa loob ng isa't kalahating buwan. Ang mga divers ay natagpuan ng isa sa dalawang aircrafts na binaril malapit sa himpapawid ng Republic of Palau. Gamit ang mga heavy equipment kasama ang crane upang maangat ang mabigat na bagay. Pati na rin ang iba't ibang arkeolohikong kasangkapan upang masuri ng mabuti ang sediment. Ang buong team ay nagtrabaho ng mabuti upang mabawi ang piloto na isa sa apat na membro na nagserbisyo at namatay nang dahil ang kanilang aircrafts ay na-shot down. Unang natagpuan noong 2015, ang mga aircraft kabilang ang F-6F3 Hellcat at isang TMB-1C Avenger. Na masigasig na ginalugad kasama ang mga marino na nagpapatakbo ng mga crane. Upang mayangat ang mga basket na puno ng mga buhangin. At nang mayangat ang aircraft dahil natatabunan na ito. 5 oras na pagsisisid ng mga divers upang mapunuan ang isang basket at salain ang bawat isa. Ito ay nakakapagod, pero kasiyahan para sa kukunan. Upang matulungan ang mga pamilyang nagdudusa sa pagkawala ng kanilang pamilya dahil sa gera.